Alright, mayang hapon diya mga tropang Bisaya. We are now here on our second series. So, grabe itong quick review lang sa ta. First series, that was medyo unexpected, kid ba? Katong Execration versus Geek's League. We were expecting like, kanang both, alang sa both sides yun na, murga bali-bali kita ba kung kitsa kit ang winning ito. Pero grabe, Execration was able to 2-0 Geek's League on that series 1, di ba, bossing? Grabe, ito. Mura ang... Si Shanks ang MVP kita itong kuhan sa second game nila, boss. Grabe kayo nga, clean. Ngayon paghuman sa itong game. And of course, nakita itong mga ginagmay nga trash talk to guys, no? Tsaka to oh, grabe. Story. Intense. Oh, intense. Kamu mga viewers diya, karon no? Kabalo ba mo? Kung say, ilang inside nga chika to? Eh, bro, ginainitan yun na si Force and to guys. On the last minute na sa itong kuhan, bro, gitrash talk ka. Pwede kag 3 digits magayang anak ba? Oh, lagi? Kita ba itong post na ito? Ang sa kailan chika ito guys, no? Pero, going back sa itong game karon Team SMG o Talon, guys. We have the two teams nga wala pa pwede karon dere sa itong tournament. Talon ng SMG, so kani very init ni naaway, boss. Okay, but, pero I'm still rooting for the side of Kwan, medyo SMG, because I'm medyo excited ko ng performance si CDR against Talon. I wanna see how he performs against a team gyapon na kaparera gyapon nila na kanang way pildi yun. And speaking of CDR I think is one pinaka first sa farming when it comes to atong network. Siya ang number one. Tapos next is Scam, di ba? Next is Scam. And CDR, halos ginaba na yung heal rin. Nawala na yung Naga, nawala na yung Slark dere, so ang nabilin niya is we have still the Morphling niya oh, and Terrorblade niya. Open pal. Pero if you think about it, medyo lisod ni siya ang Terrorblade of Morphling because match up pagid nila, Broodmother, medyo lisod siya. Pero this time Talon, they are taking the Morphling instead na, di ba? So let's see yung sa reaction sa SMG. One of the remaining heroes na best na ito na so far nakita kasi diya was a Terrorblade. I don't know if makaya pa ba ni Terrorblade. So Morphling medyo, okay, sige, and ang dahil ng Blade. Pero sa Broodmother ang medyo ang problema dere if mag-pick out pa sa Terrorblade ba? I think naiplano dere ang Talon karon nga i-force out ang iyang Terrorblade since giban na iyang heroes Naga, Slark, and then gipick nila ang Morphling for themselves. Knowing si Jabs ani comfort hero ni Jabs at the same time urag counter pick na lang sa puti nila sa Talon para dili magamit ni CDR to force him out sa bago nga hero or Terrorblade niya, but we have the Nature's Prophet. Wow! Possibly upon nga mahimo o carry karon sa Team SMG. Yeah, could be carry and could be off, to be honest. Pero akong unta diba? Dre is the Conca right now. So, mo ilang away clear against the Broodmother. So, unusual kayo kasi kita na ko against Broodmother. If Matic, makikita na ko nag-CM, Pudge, Slark, Monkey King, basta na yung Broodmother. Pero karon, we have the Earthshaker and we have the Conca para pang-answer nila sa Broodmother karon. Pero I'm excited to see this Earthshaker na match up nila Broodmother kasi sa tanan mga Broodmother games mura wala po kita Earthshaker pagin ato na match up pagin, diba? So I want to see like anong kada bitong the satisfying echo slams on towards the Broodmother meta. Pero amot lang if I don't know what's gonna happen on towards the game, pero medyo excited kiko ba kay, diba? Medyo hype ba, diba? Kung kita makikita tag Broodmother, we see the Earthshaker, diba? Intriguing, diba? Murag yapon ka mag-ito, uy, naimipo. Tapos na your checkers, diba? Medyo mo ng anticipation sa mga tao na, uy, de, kuslam sa kuwan, no? Sa Broodmother na mas grabe. Rabag units, raba ang kuwan in terms sa units sa Broodmother, diba? Sa tanan hero sa Dota. Kaya, ang tungkol ka on Sir Checker, guys. Although, chada siya nga pick karon against the Talon lineup. Kasi, syempre, pwede niya mapakuratan ang Morphling from very far away sa yung Fisho right now. Fisho or, lang, diba? Or in some time, pwede niya masolo kailang Morphling sa yung Echo Slam, kaya grabe mo, nagdamage po ng Earthshaker. Pero kung kakabalakan lang sa iya karon is dili na siya easy Echo Slam or easy tawa-tawa ng Earthshaker because we have the Tombstone, Zombies, kaya tragpa ako na, we have the Broodmother also with the Spiders that can stop
you from kung magdagger ka and also the hoodwink ka makatupog puno-puno and also morphling pwede ka kopyaon sa morphling later on no so nasa additional feature or additional disable dere ang talon guys and of course morphling pwede na makawave in sa tong earthshaker so although earthshaker good siya dagang units karon with the zombies and the spiders and of course a good a hero versus the morphling pero merong alanganin siya when it terms sa pakabuhi siya sa iyang dagger. Oh, good boss, mo good boss. So we are seeing some kongrang na not only put ang talon na napot sa lekaw bilingon na na strat put ba na uy kaniki ang biggest strat nato sa SMG is si CDR so di ba nakita nato they're banning out the heroes it's possible na CDR could play with and they're stealing the morphling as well kay as you said comfort hero the jabs di ba so there is a side sa SMG I don't know what's gonna happen here kung unsa ba lang iplano ani sa if this is a one and nature's profit more ilaban ni offlane so it could go either way yun or basin na ba sila another hero in mind na basin ila pick nilang kuan ang hero ni CDR could be possible lang possibility lang yun ang kudre sa last pick sa talon no? We have the Zeus the Zeus typical counter karon sa atong Terror Blade guys because na mention na to last time nga one of the weaknesses sa atong Terror Blade is magic. The magic damage oh so kung pugso ni sa SMG ang Terror Blade niya they have I think enough magic damage from Hoodwink Morphling and Zeus combined para ma-burst out nila ang Terror Blade and also if i-carry nila ang Nature's Prophet they have also the Zeus no para delay sa sila basta-basta maka-sprout or tago sa punuan because they have the Zeus para sa vision of course later on pag maka-explode atong Zeus sa iyang Nimbus syempre maka-cancel out global presence diba sa Nature's Prophet oo so let's see SMG karon medyo taking time gitang SMG karon no knowing nga murag Zeus counters all nga possible nga hero ni CDR karon. Pero this is the first time good boss ba sa this is our second week sa series na to nakastan. So far na team ang the only team na that was able to control the drafting stage pa lang dahil sa SMG is so far si Talon, di ba? Ato nakita. Because if you remember sa tanang mga games, libre kayong Terror Blade. Libre ang Naga Siren, libre ang Morphling. So, SMG has that space. Baka na bitaw na, oy, we are confident to pick this, we are confident to pick that. Pero so far, Talon Esports na, if you think about it, parera gyapon sila sa Team SMG na wala sila ipildi. 5 seconds sa lang ilang draft. Oh, di ba? If you think about it, they are... 3, 2... Pero nawa, guys. Ilang buzzer beater? Monkey King. There is a so, wala. Team SMG. Wala yun nila gipugos. Pero again, guys, Monkey King Japon partner is makounter Japon na itong Zeus guys so, Zeus and for good mother as well so, pero ang Monkey King dre ang rachada lang dre sa Monkey King guys is pwede niya mambakan ang Zeus or any backlines na gusto nila ambakan kasi si Zeus syempre Zeus, kung Zeus ka nga player di mo ka magpatubangan no? Di mo ka mag frontline you are a skill caster type ng hero nga dara ka sa likod tira-tira ka sa skill with a lightning bolt chain lightning di ba? So Monkey King is one way sa ila para makanto sa backlines pero ang problema ani vulnerable kaysa magic damage ang Monkey King said and of course ayang 3 dance medyo delikado with the presence sa tombstone which will di ba provide nga pwede niya mabuak ang mga puno ang tombstone also the Zeus which will provide a vision on 3 lines of course Hoodwink and Broodmatic pwede sa pagsunsunod sa mga punuan ani so medyo vulnerable yun ang Monkey King ni CDR karon. Ang nakalisot po daan ni Pud Boss is aside sa Monkey King, the tombstone po ni Oli Pud is not, yes, sakto to about sa Monkey King in terms of tombstone, pero hadlock po daan ni is with, dapat sa Earthshaker po ni, kuan, ni Afu, he needs to be careful yun in terms of distance, di ba? Kasi sa tombstone pa lang daan, big range na yung mga zombies. So, canceling out the dagger sa Earthshaker sa para siyang presence diri against sa Broodmother, unsa ba makailangan sa Echoes diri, medyo lisot siya, di ba? Pero pasalamat na lang takaroon kay Earthshaker can opt to go sa shard sa pinakauna. Pwede lang shard kung lisoran siya o pwede kay mostly kakita ng mga players karon na tinanaman sila shard uguna kay sa una diba wala pa yung shard dagger yung una pinaka item sa ES pero karon with the shard available para sa Earthshaker pwede nila gamito na sige shard sa ako kay murag lisod ko yung echo slam sa nako later on build sa dagger niya into 4 staff ano niya. Ikaw last time blacklist si teams ata nakita nako wala siya nag ay nag-charge siya tas force stop siya dahil diretso sa yung Earthshaker. So let's see on si discarded rin ni Afo on this Earthshaker. Parang so, pero quick prediction sa ta partner. Kung quick prediction siguro ani. I've been on team SMG ever since katong first
first kita ginagos performance ni CBR, I think I have to, but para sa ako, I think I have to still keep my side siguro sa Team SMG. I wanna see how CDR plays with magiging kay, diba? So far, itong kakakita sa is puro lang Morphling, puro lang Terrorblade, pero medyo excited po ko na I wanna see his performance under the magiging. So, yeah, karon game 1 sa, I have to be with SMG. SMG. Pero ako dito guys, marubilip ko dito sa draft sa Talon karon. I think na-address gin nila. Na-address nila. Address nila ang threat ni CDR Drakeron on his comfort heroes by getting the Morphling and of course countering kanang potential nga Terrorblade niya nga pick while picking the Zeus and the Hoodwink. So karon na talong gid ko guys, talong ko guys. Ano ba to mga viewers dire, shout out sa inyong tanan dire. Salamat sa pag type sa exclamation notify guys. Oh, thank you. Did you know put boss na gina shout out taputan nila. Nagikan sa Kuyonic page. So I wanna thank Kuya Nick for supporting our Bisaya Broadcast and welcome sa mga tao dere na kuan na who's new dere sa atong Bisaya Broadcasting. Welcome to Bisdak Nation. So here we are guys sa atong match up dere si Duka lang sa SMG versus Talon. So don't forget to like and follow po ang among Bisaya Broadcast guys para mudako po ang atong Bisaya community. So shout out dia. So shout out dere kang Boss Jovi, kang Good Vibes, Boss Allen. Kuan asa po dia guys? Kuan siguro ko SMG ya pong buod dere boss. Tapos shout out din kang Eman and Nathaniel Casino, Marvin Lambarte. Wait, from CDO. Wait, from CDO, Nathaniel Casino. Shout out din bossing. Ana pud si Marvin, shout out din boss from Negros. Uy, shout out. Oh, Negros Occidental ni boss. I think so. So shout out din kay Steve. Shout out din tungod kay Kuya Nick. Ay, salamat guys. Don't forget to like and follow po daman page guys. Oh, I got the features okay. Thank you, naman ni Bisaya maayo ganyan ni features ko yun. Grabe yung boss, grabe. Dako ginong pasalamat yun ka. Boss Nick, very supportive yun sa among kwan in building this Bisaya Broadcast na mo with me and Boss Melo. Oo, pero guys, if you prefer Bisaya, guys, pwede good mo sa mga guys. Pero pwede good mo din. If you are preferring gusto mong Tagalog, guys, pwede ka man dito ko yan. Kamaray bahala, guys. Kamaray bahala. Kamaray bahala tansya. Mura mag episode. Siyang ganaan, no? Pero baka 23, boss. Baka 23, grabe ng damage din rin. Mag 1 minute po tatay rin, boss, na diritso na siya on his 1 HP. Diritso niya siya agi din rin, boss. Kaya magpa-kwan sa siya. Magpa-regain sa siya siyang true HP din rin gamit ang rusak. Cheater, gining more playing sa yung unsa, attribute chief, oy. Wala na. Pero isa po, sinilip na din si Oli. Could this be the first blood? Pero alam, Polo Sol with the free one, able to get the first blood onto Oli. So, that's like below 2 minutes pa ba? So, our first blood is sponsored by, wala pa, Atikra. Bisdak Nation. Bisdak Nation lang. YouTube channel lang mo. Guys, dapat may YouTube channel rin. Oh, nabimikwan na YouTube channel, guys. So, don't forget to follow po our YouTube channel. Just search lang Bisdak Nation, yung makita rin yung mong logo na mo first na yung mong makita diya. Oh, base busy mo diya guys, no? Napamay ginabuhat or napay yung baby girl ni bisita. Oh, sorry. So shout out din kang kuan boss Jason Lazarito from Davao. Hey, shout out to you boss Jason. Tapos shout out to Sininong Juni. Shout out to you boss. So mas lami ang paminaw ng Bisaya nga stream boy kay walay toxic. Actually, toxic ang tanan. Kaso, masakit ng tingalay, no? Kung trustukan ka sa Bisaya, gusto, no? compared sa Tagalog, trustukan ka sa Tagalog, medyo okay na. Pero kung Bisaya, bro, dulot kayo ba? Ouch! Lain magiging sa Bisaya, magiging boss kayo na personalan na magiging boss. Samot nga, no? Nga na, ginabay, amot yung ano. Oh, magiging ako na dakan, boss. Never kayo toxic, it boss. Good boy kayo ko, sukat-sukat yun. Wala lagi boss, di na pasakay boss ha, pero takton di ko, ano, good boy, bigo ko boss. Ayun na naman, caster daganog chick sa kiyawa. Ah, sama ni kung ano, caster daganog chick, di sa boss, boss, lawyer, di ko, fake news. Pinood siya niya pa. Aras si Paul Dre, shout out from Leyte po. Hey, shout out to you, boss Paul Jandre. Dagan na itong mga gabisita dre karon from all over the Philippines, no, mga Bisaya, kiyawa. Hey, welcome guys, isa sa 40 viewers may nakaroon di eh. So, welcome to Bisdak Nation, guys. Pero anyways, guys, Bisaya, Tagalog, sinun sa mga Chinese, Indian, unsa pa mo diya, biskit unsa pa yung nationality or races diya. Welcome kay mo dire sa Bisdak Nation, guys. Isa ta ka community, guys. Pantudloan ta nag Bisaya, guys. Kayo mga amigo nga mga Tagalog ya, mga English, pantudloan ta na dire tanan.
Oh, tapos ang great example pag ana boss. Na welcome gid kay mo bisag dili mo taga Bisaya. Okay, welcome mo dire kay bas kay pati among TD dire boss. Among TD na under na karon sa among stream karon kay among second week pa lang dan sa stream ay sa casting boss no kay murag gaka Bisaya na siya ba? Oh, ay mas on trip Tagalog ra siya. Iyang sound trip kay katong ni aging gabi i. Invite me grabe sa ming sound trip ani murag gaka Bisaya na mi atong TD pero sa dire boss kay ginhekta na dire si CDR gina pressure na dire si Kyo Chris able to get that kuan Japan is able to escape gamit sa three lines sa Japan dere. So good escape kay dere sa bottom lane. So 4 minutes we are approaching the 5 minute mark na tapos murag kuan Japan play safe Japan dere ba. So we are seeing some kuan pressures Japan dere on both sides of the team. Na si English shout out dere boss from Kabinokot. Ating Cebu na Kabinokot. Ana si English MJ dere. Shout out ya and shout out from Ormoc ana si Junjun Bakalso. Uy, oh, shout out to you mga boss. Tapos shout out to mga kuan di ay kanang Kevin Lloyd Arsenas from the US. Shout out to you, boss Kevin. So grabe. Don't forget to like, share, follow ang page guys ah. Oh, don't forget to like. Atik na na. Okay, sure magid ko na mga Bisaya pagid mo. Or unsa man niya, ma-quantry niyo, ma-spread out niyo na, uy, naibisya broadcasting din guys, dito tambay. Oh, and don't forget guys, exclamation, notify diyan sa atong comment section guys para updated mo sa among future nga mga broadcast and contents that will be available oh, sa among. Okay, nabi-oban din rin, nakatrabaho, di ba? Or gaskwila ba? Oh, para matik na mo notify. Matik na sa boss, kasi CDR with the boundless strike, able to get a kill, the punishment onto Q. Murang init ni boss, magkabi ito, ako yung hiktan-hiktan ko ni mo, ako yung patyong grabe. So we are seeing sa kuan mag 6 minutes lang daan 2-0 na ang atong kill feed na dire karon. So pa shout out si kuan si boss Brian from Bohol. So grabe dagan na gyud magpa shout out boss ba grabe from all around Philippines na dire karon ato gina-coveran. Murag na name na nato halos tanan na gyud boss ba murag dagan na kayo mga all around the Philippines na kuan nagatan-aw sa atong broadcast so far. Pero dire is with the lane boss si Moon ginahara sa dire. Mikoto with that lightning bolt pero daw boss. Able to get good damage. Onto Mikoto, get ready sa parang official will be connected pero gipanish with the polo summit at Fatebolt able to secure that kill. Onto Mikoto, so it's already 3-0 na itong starting na pero wait lang boss si Afu. Pero kina-pressure na dire. The DK and the Kuan and the Bushwhack onto Afu, take a lot of damage, has the fissure in the second now pero will be able to walk it off lang, shake it off lang sa tabay Taylor Swift lang sa taha. Mura magatakas lang sa siya, malinawan lang ang Kuan. So Jabs, on sa'yo mong thoughts about ni boss? Broodmother and Monkey King. Sa inyong thoughts ani? Not only to you boss pero sa viewers pati sa inyong mahuna-huna andi sa kwan. Sa matchup na diri sa bottom lane, Jabs facing off with the Monkey King ni CDR. Actually, in favor din sa Monkey King matchup. As you can see right now, medyo gap atong Brood diri sa in terms of level. Pero more comparison bigdi Monkey King diri guys is Earthshaker lang, not the typical nga CM nga medyo taas-taas guys. Taas-taas yun yung kill threat. Tanawahan ni Karun, oh. Brood, igura gadagandagan. Wala sila slow. Yes, na sila Fisher, pero ang level pa mag search Shaker Karun kay Gamayra. So, wala na kasigundong Fisher. Like, 1 point in sarana kapin or 2 seconds. So, yes, Monkey King is good. Pero yung Paris magod, medyo taglid ta sa Paris sa Monkey King Karun. So, di nila mapanish. Di kayo nila mapanish dari ang Brood. Pero, as far as we are concerned, maka-farm nga ba na Monkey King ani? Maka bit of farm pero at least na dili siya kuan gid bakan ang ginakulata gid at least gina kuan we are seeing slight pressures lang ginapahawa lang siya kadali pero diri sa top lane boss kita na gani si 23 boss kay mura gating ala is 23 na lagi diri boss murga max sa siyang strength for with that pressure di gid kadali on to 23 will be punished here again grabe pulosong diri sa mga setups din pulosong with the lane pero isa si Oli kay kinabati black pero nakatakas siya sa mga trends diri ba wala pati pat sa diri kadali boss. Pero grabe SMG ha, they are getting some good and valuable kills. Kasi Mikoto, we see earlier Mikoto on towards Moon. Moon was already dying na, pero with the ghost ship and the follow-up, the two-man follow-up pag sa SMG sa mga supports, na they were able to punish. So we're seeing some good TPs and some good follow-ups din pa sa Pera sa Moon. Able to get the X-Mark on to Q. Gitorit pa, giti was pag Tidebringer. It's already a 5-0 na by on the side of SMG. Pero 23, gina-heavily pressure na, gina-sprout na siya. Hindi, gina-redflickan lang. Pero sige lang, he still has that strength tribute. Pero Isa Afu has the Fisher ready, has the wave pero game Fisher din pero wala man nakulong sa second skill ready, gina-try lang body block along with the threads. Pero Savage is not looking good right now, gina-lift siya, he's able to replicate the Rubik pero then trying to take down the Tombstone right now. Pero Q is ready on the follow-up, he's trying to catch on the mid one, natakpan si mid one diri, he is not looking good right now, gina-replicate. Uy, ouch! Thunder Guns Rat, able to get a kill on to Kwan, on to mid one, will be falling down pero Afu
medyo lisod niya ang kinabuhi ni Apo diri karon na kay murag mapatay si Apo diri just one more right click gihiktap ito gibuswak they're trying to get a kill onto Hoodwink so it's an even trade na gihapon pero I'm not even as well late they were able to get a kill onto mid one so good follow up by Talon Esports. Grabe ka din lang abuse dere sa Morphling no knowing if a Morphling ka ganaan gud ka magpagamay sa imong HP diri guys para sakit as mayo kay ka makalasit pero on the side of SMG mango dili nila gina pasagdan ang Morphling diri nga magpagamay ng HP siguro na great click on nga maabot sa time nga oh nga maabot sa time nga mutingat na dere ang Morphling jud so kadua na namatay dere ang Morphling plus tower pa dere sa top so grabe gid dere ang pero side. Naging mirror ba po da ang Talon po sa bottom main the blood brother in exchange po naging mirror po na ato pa na ikuan iguba po natin ang tower po ang problema ani dili gakamatay ang Monkey King ang Morphling okay. Kadua na namatay sa taas bagay pero right Afu na spot out ba na niya si Q pero Q eh po spot out Afu dili na binalain pero Mikotos gana TP ang is gana TP in here pero esa tapos ako be connected pero muna tipo to catch on pero Jabs is already here onto the middle lane now with his spider links so grabe atong kuno atong mga follow up na dire pati ang Broodmother na lang napakita ka dire ba na oops na ko dire pero esa da kuan the X mark will be connected onto Oli pero turret and the ghost ship will be connected pero ako kita bringer pa gisong rip pero buhay pa si Oli that was very close kill na dire sa kuan sa SMG on towards the Undying so murag yapon ni Odyssey was able to pop off the kuan the tombstone so that will be another 30 to 40 seconds sa dato tombstone dire sa Undying so ana si boss good vibes kalma lang free farm ang black mamba. Grabe na mo tayong mga nicknames naman din eh, boss. Good mother daw, pero... Ang Black Mamba. Kailangan nila mapa-farm on dari atong Morphling, ha? Because Morphling ilang winning condition dari karon. Later on the game, dagan na bakit mo right click dari. We have mid noon, go with... Kasi si mid one ba? Sa yung Anitius Prophet Knight. Dili kid sa typical nga first aganims nga Anitius Prophet. Yeah, he's going with the mail. He's going with the mail. Tapos he's only 150 gold na lang to accomplish his mail. And if you think about it, having the mail early towards pag yun, as a Nature's Prophet, the global presence, you can farm anywhere around the map. So, murag yapon sa, in exchange yapon, murag yapon sa Broodmother, no? Kaya murag, free yapon na ilang farm yapon on both of lanes. Oo. Oh. And, milestone ko rin sa atong our Nature's Prophet, kung may tabo na po niya later on, no? Si Midua na po ang maka-farm ani, o niya, si CDR na po ang late game. Kaya murag nakita na to ni last time, I think, nag-NP yapon si Midua, kalamot ko sa hero ni CDR. Yeah, Terrorblade. Terrorblade ang hero ni CDR ito nga, nag-mailstorm niya po ni si Nature's Prophet. Ang ending, dako kay network itong number one network ang Nature's Prophet. Si CDR, ikatolora. Pero later on the game, sa late game, amura niya po yung ni-carry ang Terrorblade. Pero sa early to mid game... Isubda na sad niya ang spidering na microbus. Parang yung 33 na yung mongi pang-ingo. No? Darin ka spread around the map. So, finding some vision around the jungle. Kung sabay present niya. Pero the fish will be connected onto Mikoto. Pero Mikoto able to run away from that. Tapos siya kung not be able to connect. Pero the tower last middle lane. Just one more right click. Mid one is able to secure that middle tower here onto the middle lane. Meanwhile, ang Team Talon, they're just trying to protect lang. They're not mag-commit. Pero darin na lang kinsagid ang magsugot ng initiate. Ani, ang SMG ba or ang Talon? Pero it seems like na mura medyo stay lang sa attack. Stay lang ang kanilang away. Nag-back off lang sila. Kay mura hadlock ang magic damage pero the smoke of the sea could be popped here out of the middle lane by Team SMG. So kauna na si Afo. Pero nakita ang Undying Division be connected and the lift by Poloson. The second yeah, okay skill. Rato. Okay rato. Able to get a kill onto the Undying. So grabe. So they are able to get the control onto the middle lane. So bago pa nagubang tower boss ba? The first sword. Tapos after the first sword, kuan, after 5 seconds, nakasapon man sila diretso. I mean, para sa kuha, okay na to. Para sa kuha, kuha ko ang Talon. Nga naman tayo yung Undying. Yeah, actually, that was okay because ang boss 5 ang nakapabreak sa smoke. It would be scary if ang nakapabreak sa smoke would be the position 1, which is si CDR, di ba? Ay, si CDR, which would be the Warfling, di ba? So, medyo okay ra siya. Kay in death sa boss 5, nakapabreak ang smoke. Pero sa dire boss, because si Kuan Afu will be dead here by the Thunder God's Wrath. Dire by Mikoto, able to get that kill. Pero grabe, kutkut yung HP at to boss ba? Spiderlings ng to boss. Oh, normal na bad barb, kasi daga na kagas. Oh, pero nararakpan nila, there is 23 seconds, he's able to waveform in, pero wait lang boss, kasi kikawad, there is able to steal the waveform. Pero good pressure ang gapon dili by SMG, able to scare off the Morphling. Meanwhile, mid one already has his kwan, Maelstrom, his next item will be the Root of Atos boss, dili siya magkwan. Aghanims, he's gonna be doing the individual na kwan, pero I think he's gonna be upgrading it to the Glipnir. Para po sa kwan sa spider ni siguro na pero ay sa boss kay ginaambakan ng si Garde with a Wukong's command and the ghost ship will be connected onto the Broodmother. Jabs is taking a lot of damage here pero the mechas will not be enough
So that will be a kill. Pero nakpan si Kyudari by the Fisher. Apo, eh, sa ginambakan ni CDR din eh. I-X-mark ka ni Moon. Nice follow-up given here. The push-up will be connected. Dodge ni CDR. He's trying to escape. Pero wala man ito rin to connect ka ni DI. Pero the tombstone will be dropped here by Oli. Pero ayos lang din guys. Kasi SMG is in deep trouble. Right, makikinakontrol. Pero the ultimate by the Hoodwink will not be able to connect onto Apo. Pero gina-lift na si Mikoto din. Mid one is already now here. Giambakan si CDR. The boundary strike. Able to get the kill onto Mikoto. This prompt is a kill. The waveform by Poloson. Apinako more playing to post na ilan. Bakit di ako ano green maning tubig ni boss na sa waveform. At teka, kailan ko ni boss pero CDR is already on the high ground. Sakita si Savage is able to get a left up pero gireplicate si Kwan. Si Moon. Patay si Moon nata Moon. Nice Fisher save. Yapan by Aku. Si Pwede kalatang damage pero ayos natin boss. The adaptive strike able to get one more red flip. By back with Wink ah. Grabing away din boss. Si Aku will be swatted out of the tree line. Push up will not be connected. Echo slam. Ooh. Pero not able to get any kill. So grabe bounce back by Talon Esports. So, napabalos po sila. So, murag ka kita na to ang Talon dere guys, no? Medyo ilang gameplay is medyo di sila comfortable. Kaya kita na to ang Talon per me is ang ilang position 4 is more on roaming type. Position 4 like mga Toscar, mga oh, Tiny, yes, yes, mga yes. Monkey King. They treated as a Toscar. Pero nara boss, gina-spread out ng Spiderlings dere boss. Grabe, nanapod yung mga vision ani. Grabe, the micro gods here. They're able to spot off mid one here onto the jungle. Pero grabe, ano si boss, good vibes. So, tubig kanal kay Green daw, pero ayos na boss kay si Poloson. Kaya talaga na kill on the Q. Pero Q is, pero CDR is already now dominating, able to get that last hit kay ginambakan siya. Pero already has nakuha na the Battle Fury. So, at least CDR is able to farm here na. Pero ayos na, only take a lot of damage here. Pero Poloson with that green water na nasad. Ang kanal na tubig. Able to get a kill onto Kuan, onto Oli. So I think SMG right now able to get the supports here on the side of Talon Esports. They're able to occupy that jungle, di ba? Because I think sa mong pananaw at okay, if you look at the warding positioning there sa SMG, tingnan nga grabe abunta mag wards there sa ilang jungle. So I think ang plano siguro na nila is they know the timing sa supports na uy, it's the warding time. Pero SMG, they are one step ahead na sila sa higher grounds. They're waiting ang sikit sa ilang matakpan nila diha. Oh, speaking of kailangan dapat sa position 4 karon sa I mean medyo bago karon ang position 4 karon sa Talon, which is the Hoodwink, not your typical typical roam. Tiny, 'di ba? Oh, typical roaming support para sa Talon karon mga Tiny nila Taz and Monkey King. Medyo gakita na to nga medyo lahi ilang gameplay karon ni Monjog, mura galisod sila, 'di ba? Galisod na sila boss kasi actually I'm not sure if it's about the heroes pero this is the first time I'm seeing Hoodwink kang Q. Am I correct? This is the first time ba? Or the second time na ba? Kaya usually akong kakikita niya pero may is puro rabia Tiny raba. He's been spamming Tiny since the first week until sa second week pa lang daan sa kuan sa itong DPC. Oh, Tiny yun. Saan mo na siya? Tiny Mirana. Tapos, parang na yung hero niya. Maugit, boss. Pero, seeing sa net worth pa lang daan na leading na si kuan on si the first three cores din sa SMG. So, 17 minutes onto the game na. They are now taking Roshan. Ang team SMG, I don't know if ko ay more aware ang Kuan ang Talon Esports. If you look at the map, nagdrawing ng Broodmother din, naging ngayon siya na ops boss, nanasala din sa Roshan boss. We need to start Kuan, we need to start moving. Pero si Poloson nakakawati siya spider webs di ay. So Thunder God's Wrath able to spot off na uy nag Roshan sila. Good go mag present kaya mabinasot. Pero don't be able to spot off that smoke. Pero nakitaan si 23 din Poloson off di oh chill chill Poloson din. Pero the Fisher will be connected and the Echo Slam naka-tribute chip man. Kuha, pero naka-strength chip kapag may na-boss. It will be connected onto 20 Savage. Nakuha talaga ni Savage ang damage. Oh no. Will be dead. Pero ayos na doon guys, kay Murag, after that kill, Murag chill off na po sila, boss. Murag ako ang distance na po sila. Tangkiya ni Savage ito. Murag, ikaw niya ang ghost ship, ikaw niya ang echo, fissure, tanan-tanan na sa kalaban. Boy, pag-iapan na itong morphling. Okay, before siya na-echo, like, na fissure sa pinakauna, before siya na-echo ito, naka-attribute shift siya daan sa morphling, which led which let him na maka-survive pa ito ngayon sa nga. Well, nakareact pa siya, boss. Gibuhos nila tanan ng skill ito, so grabe. Pero seeing sa Roshan is already half HP, tapos time by time raba, basing kakapuno na may HP na Roshan, kaya doko brahe rin siya kuan, health regeneration na pang Roshan, so kuan, this could be an advantage if Talon is gonna start stealing this, okay, wala rin ba yung Echo Slam. And the only thing they need to worry about, wala pag ghost ship. So this could be a good time for Talon. Pero it seems like ang team SMG, they are playing around onto the
kuan ano upper portion of the river lang kay murag ginaprotect nila na si CC you see Afu right now na nasa diri na sa river kasi they're trying to shove away pero isa diri sa top lane o sila plano diri dai pa spot out to make out to CDR gina dai pa na pero pa no nego stan wa man ego wala kasi naabot pero isa diri po CDR is in deep trouble right now, he will be punished here diri sa top lane kay agay tungod lang atong na miss lang na na boundary strike na sakto na nun siya na punish si CDR kasi naabot ni si ini kasi nasabot ka to boss. Grabe. Palihok ni Paloson. Mm. So, Brian Nioma, thanks for the kuha, thanks for the notify. So, ana siya na, alam, lumuya sa talon yun, pero late team was, ana advantage, ano nila mga bay. Actually, depende rin yun na, boss. Kasi as you see right now lang yun, si CDR, he was being punished pa lang down for Asa. Eh. So, boss, ha, kay si Paloson, pero able to dagger out the day with that stolen heavenly jump. Pero, in terms of yung question nito, boss, kaya ba man, it's still doable pa. Pero katora, as we see, lang pag-ulang kaka-punish na si CDR kay tungkol lang itong miss lang na boundary strike kay the reason why na-punish siya ito is it was supposed to be an easy kill. Pero tungkol atong boundary strike na miss, na-take time na noon. Na imbis mo out na ito siya, pero isa diri boss, nasakpan diri si Oli, pero isa si Afu is in deep trouble right now, kikina-charge na siya sa mga guwan, mga spiderling kalaman. Wala. Nag-isip diri sa spiderling. And sa surprise, motherfucker, gipo sila ng mga damang. Hilis ito mga damang mga hinahinay yung sagpado dyan sa kungka pero ang ato nga Nature's Prophet rin padulong niya siya ang Aghanim Scepter pero na siya Gleipnir dari ha ang Broodmother with the pipe and mechanism na dari so oh, original na Poloson sakpan na ka dari wala kita ka out yun hanap taga pero is Poloson is able to TP out lang grabe chill chill lang din napita ba so Kev Gas shout out from CDO let's go talon uy natay fellow CDO boss natay okay. fellow silingan Diri si Yobos. Shout out yun, tagal. Mm. Tagal Liceo, oh. Yay. Uy, tagal Liceo pagin, boss. Uy, Liceo pagin si Boss Melo, di ba, boss? Imong alma maters. Oo. Oh, di ako nagagod, okay. Boss. Oh, pero ay sa boss, kay Kwan si Miguel is able to spot off si Savage Diri, pero Geek Fish. Uy! Okay, nakuhan. Kato, boss. Wala nag ito counter, boss. Hello, gitipon ni Alfo si Savage, boss. Grabe. Pang-onsaran nyo. Init oh. Na away, boss. Init na away. Actually, last series pa ang mga init nga away, no? Coming from that match between XCO ang unsa ganina. XCO ga Geek Sleep. Medyo init na ganina. Well, medyo init na ganito ganina. Medyo ga 3-2 sila ganina. Wala be connected on to moon. Nakuha ang bushwak. Nakuha ang bushwak. Nasmulan ang bushwak. Kitatakban si Jack Spirit. Pero the ultimate time, hindi be connected on to moon. First thing lang, medyo buhay ka sa moon din. Medyo tanky para pag-i-apple. So, medyo ang talon karon gakahine na sila kakagapit off pero may gani ang itong morphling kailangan pa itong echoes lang para lang makill di ba pero this so, time no na execute na ni Gagtarong ganina kaya di ba katong sa mid lane ganina medyo na late ang echoes lang kaya medyo layo ang Fisher ato ni yung oh, sa Afo nagbacklay pa siya backlay pa di ba so, pero kato doon lang kayo with the chain stun nga nahimo niya wala kaliho ka morphling wala naging chai chance nga mong attribute I think kailangan pa sa morphling yung shardery. Narabos 4 months mo dere sa Team SMG. Tanaman na kinsa na ma-pick off nila dere. They're trying to scout na dere sa side, dere sa bottom side, na dere sa base. Dere sa side sa talong esports. They know na pag dere Savage is farming on the lane. Ila siguro na i-try o kuhan kurat. Pero up, nakita si Moon. The X-Mark will be connected. CBR has to wukong suma. Bulaga! Oh, bulaga na dere, boss. Matay na sa siya. Siri Savage, hey, what to inform away pa, pero gisprout! Ala, counted! Iwan na pa sprout! Wala na, gistand mo na, the story, but that's the strike lang! Just a few more epics, and able to get a kill! Onto the Savage, the bushwalk na pe-connected onto CDR, CDR! Patay na sa balik! It has a life skill effect, pero isa Moon, take a lot of damage, pero jabs, gina-slow and... Okay, BKB si Moon, kay! Has the glimmer! He's trying to escape, pero gisip diritso, mga spider doon galibos, pero Oli with the decay. Gisip, Oli naka-atos. Gisip, Oli, adaptive strike, yapon! CDR, able to get the right click onto Oli. One more right click, bit, able to secure the kill onto a killing spree. CDR with the BKB! Ayay! Wanilasang rat. No, it's been a papos. Hindi sa bold is trying to get the life steal, pero ay sa two people down on the side of Talon Esports. Pero meanwhile, Q and Jabs, they are still rushing in. Colossal with the flip onto Q. They're trying to steal onto Q. Right click na lang, one more kill. Double kill as one. Three people down on the side of Talon Esports. Jabs, GX mark na, CDR. It's one step ahead. Ang unggoy. Kina-retclickan ang damang. Ang may daog ali ang damang o ang unggoy. Daog ang unggoy. Ay, sa terrible so four people dead on the side of town. O panahoman, wapa mahuman. It's already one step ahead na. Gapangitan siya ng Mikoto, pero Mikoto will be a nilang gatago lang. Grabe. My God. Wala kasi ko lang ang dyan to. Listod ba kay Ani? Ano si Boss Bong na kamal dito ay gitip man. Ano sa naka-ahat, naka-ahat o bin ang Yus, ang Zeus, mailhan dyan na nagalisod.
Oh, boss, ano, medyo... Medyo... Uy, pero doable pa ni boss, ha? Medyo doable pa ni. Ang naka-disadvantage ang ato kay napitas ang si Savage. Misag, kung saan niya waveform out yun. Savage, bro. Look at the position of mid one. He was here on the right side of the tower. Kay, that's the only path lang yun na maka-wave out ang Morphine. Kay mo wave out sa taas, CDR is still onto the top side. Same point sa left side sa secret shop, diba? So, that's why mid one was already positioning there na siya pagtipira. Mikoto, GX Mark, gi-yules na para po cancel out DX Mark. Pira sa moon, gitigay na siya direk, ginahapag-hapag na siya. Kaya din sabi, she's already half HP. The smokes will be connected pero ang napop off lang direk kasi Poloson lang. Pero CDR, naka-treatan sa siya direk, trying to get off some information direk. Pero Isaac, kinsa ba nagikuan? DX Mark rin si Oli. Oli, gi-bound strike, gi-pop off ang kuan ang type pero dili matalabos. Pero jabs will be onto the lower ground lang, waveform out by 23 Savage, magpatakas sa Diripos, kay we cannot have this fight na disadvantage sila. So 24 minutes into the game, ayap pa nila matiwas ang Roche sa Team SMG. Grabe good rin si Moonbile. Grabe good sa ka-playmakers sa team sa SMG. No, mapa Ember man yung hero, mapa Kuka. Grabe yung ka-active ang si Moon as a player dyan. So those X marks ngayon gina-provide the torrents into the boat, baiting them, no? Antod ka no, mapay gamit-gamit BKB ata si Moon sukod sa atong last fight, no? So grabe gusto yun dyan magpabait sa kalaban nga, mukumit sa iya, ha? No, so gakabit man po ng talo, no? Knowing grabe, syempre gusto po ka mukil. Itanawa po ng net worth lead sa ato ang team SMG ka lang, 13k gold net worth lead ng SMG. So lami na kayo bisong kinsa ipang kill diha. And Savage karon partner medyo he's not really doing well. He's not really doing well. Pero it's still doable, pero in terms of net worth lang, grabe kitang lamang ginimiduan dog ni Kwan City RG Debo. Saran git course SMG is already in the first three. I never mind. Yo party kare ni Savage karon. Pero medyo magansi lagi Savage ba in terms of sustainability. Ba magkaya man, pero he just needs more sustainable items against team SMG if they want to win these fights. Upcoming fights pa rin, I mean. Medyo ang problema ni kay Savage karon gan sinagalit sa laning stage karon di pa gid sa kabawi sa mid game, no? Murag dili kayo makatagong space karon ang in team Talon. Uy, pero grabe mo, no? Isa rato ka tayo bringer, almost half HP na ang si Mikoto, si Q. Scary to boss. So there you have it, 26 minutes into the game, they're able to get their first tier 2 tower na ang team. Nanay, dagger na rin si Afu. Uy, kani, mag-accurate na gini sa Afu, pero he needs to time this right. Okay, the only thing to counter this is this dagger lang is kung masapon lagi siya sa range sa tombstone. And that is Zeus put there to cancel out. Oh, that is Zeus. Okay, diba, with the Thunder God's Wrath, diba? So, let's just say the playstyle of Talon Esports na masakpan si Savage Coron. They could easily ultimate lang sa Zeus para mag-cancel out sa dagger, diba? Uy, nanasad. Oh, pero as a boss, kay si Savage Day is not looking good right now. He's still farming up for his BKB. And ang as of now, ang yung ipalit pa karon is the Mithril Hammer lang. Oh, yung Kungka karon going for the Hex na itong Kungka, guys. So medyo lisod na ni Magnawa itong Marfling karon, guys. Kasi makurata na siya ni Hex. Medyo kagalisod-lisod na rin pa siya ni boss. Ang problema ni guys is, yes, Marfling, makabuild siya Lincoln Spear ang Marfling, pero... Kailangan pa dagan pa kay unahon nga Morphling. Ay, dagan pa kay unahon nga item atong Morphling karon kay syempre nalata pa ba sa laning stage onto the mid game lata ya. So ano si boss Baron mo ma shout out di ay kuya Nick dito ko na kay balo na naadi ng ano type of casting. Uy boss, kuande shout out again for Kuya Nick for supporting me. Asan din boss, okay, kuwan si CBR, able to get a jump onto Oli, able to get a kill on the end, wala git siya nakapagaw, so tutun so, pero asan Gekko Slam, into the boat, pero the ghost chip, able to manta out, the touch gapple, pero asan din boss, kiki expert, pag gapple din napita, pero CBR, will take a lot of damage, gina break na siya, pero gina thunderbolt na CBR, take a lot of damage, minimal si jumps, pero nice glimmer gapple, pero nasakpan gapple, kinakakuan, nakaduster gapple, pero the Aegis will be up, diribay. So, by back, diribay, Oli has a tombstone. Pero ay kumpisa din guys, so 3 dance din si CBR able to reposition himself from that fight. So back day kang boss Brian Day, shout out din kang Kuya Nick for supporting our Bisaya broadcast. So muni atong official Bisaya broadcast, if gusto mo Bisaya ang atong kuan, ang galisod di ako an, o pagsabot niya, pwede rin mo diri kanang mga fellow mga Bisayaons diya. Pero guys, depende rin naman sa inyong preference, guys. Oh, depende. Asa mo, komportable. Gusto mo Bisaya, pwede mo din sa mga. And of course, gusto mo Tagalog na dito, kay Kuya Nick Pud na page. Pero here, there is bottom lane Jabs, gina-X-Mark din na pita. They're trying to get a kill onto Jabs, already half HP. I think Jabs will be dead here, kaya gina-chain stun na sa din na pita. Medyo grabe na gid kayo ang domination ko lang sa SMG. Not
giving not giving even an ounce sa ilang mapa para sa talon, no? As you at mabantayan dapat sa mga brood, 'di ba nga? O dominate siya onto this bottom lane, pero ang brood nurgalisod o gawas, no? Sa iyang lungga. Oh. Imbis na we were expecting na ang Broodmother magka-space out kit sa all throughout the map. Makarabit na, oh, sige. I-try na ko sila glow. Palakaglakag. Oh, palakaglakag. Oh, ay, ay, ay. Rise of the Rebos, kinasakpa na direct. Kinasakpa na direct. Kinasakpa na direct. Kinasakpa na direct. Oh, no. Rise of the Rebos kay Savage. Able to get, able to get away from out. Pero CDR, just one more kill. Pero gireplicate with ang magiging is able to 3 dance away from CDR. Pero at least na, that was a nice nice strike by SMG. Pero by Gandhi, ang Talon was able to bait out the Wukong's command. So at least they know na SMG did not have the Wukong's command by CDR. Pero in exchange na ripod, SMG, they are taking now the second tier 2 tower, which is here in the middle lane sa side sa Talon Esports. Oo, oh, hanggang kay Tabo, Dore guys, no? Kay Mirok, ang Morphling ang gatang sa mga damage karon sa SMG. Pero sige, makatank ang Morphling niya, di siya mamatay. Pero ang problema niya, wala po ilang damage ang SMG aside from Zeus. Ang damage sila karon sa Talon. So, unsa ang kanan nila? Para mo ang sa SMG? Ay, oh, nainan ko tanong sa commenters karon nag-vessel bang SMG? Murag wala ba? So far, wala tayo kita nag-vessel ba? Wala. Lagi, murag wala yung nag-plan o build o vessel. Ay, murag owning mo yun kay sila, boss. Pila po. Owning kaya ang SMG karon to the point nga they don't need the vessel para makatay nila. Ah, para tipid-wise lugar. Di na sila magasto, ana. Para efficient na sila kayo sa ilang kwarta, boys. Kaya marag, itis-tingan talin nila ganiya nga. Uy, makapatay mo nitag Morphling bisag watay vessel because they have the enough burst damage coming from the Earthshaker pod. And enough control pod, di ba? Nga dagan, kaya follow up atong Fissure Drain. Natay Torrent, natay Ghost Ship. Pero, we have the Boundless Strike, pero, boss, Leaf. The 4-month smoke tree sa Talon, boss. Kaya murag hinahinay sa approach. I think ang first nila matagbo dere is si Dudaku, murag Poloson, or si Afu, gini siya. Ang first nila matagbo. So, you know, the spider rings are coming from that direction, gikong sa like ancient. So, if you look at the position of Team SMG, na they see the spiders coming from the their ancient side, sa side of Talon Esports, they are playing onto the opposite side of the map. So, sila po, they are one step ahead na ila i-hard flank. Pero it is not a hard flank. They're smoking onto the top. Per CDR, able to treat us diretso na sa tower. Pero ayun, the Rebels kayo nag-TPN na mga Talon Esports diri. Nag-TPN na si Q o si Mikoto diri. Pero I suppose kasi Afu, tapat-tapad sila ni Q. Isa rin ni Kaleting Bolt! Yawa! Nakita ba to? Nakita. Oh, mga nakita, boss. Pero si Rebels kasi jump set. Patay na galik. Oh, nara, boss. Patay na galik. Able to get a kill onto Afu. Pero in exchange po, si Jabs will be dead. Ang ilang offline na Broodmother. Grabe. Yan siya yung kabalong na i-ES dead to. Yawa. I don't know, boss. I think tungod siguro na siyang hunan na nalui. I mean, giyon siya ni Mikoto nga. Nilightning Bolt. Siya kalit dead to. Ambot lang, boss. Kaya basin tungod siguro na they know na, uy, na dagger ba? Basin na yung monkey po, no? Oh, basin na yung monkey. Kaya diba, monkey is in favor of trees. Pero in the exchange ko, uy, di man unggoy ako ato nakita man. Kung ano, Earthshaker mga ito ko nakita. Baka man, baka. Baka man. Baka man nakita, guys. Oh, ano, itong TDO casters, guapo, dagan ng porta, dagan ng chicks. Grabe. Mga viewers, rin, boss, pasensya lang kita ng TD, boss, kay Kwan. Gasugot siya kundog. Oh, training pa lang yan. Training pa lang yan, boss. Yan lang yung alam niya. Diba? So, training since kami, nakaagimig training, sila po, siya, nakaagimig sa Bisaya training. Actually, bora na siyang mga bata. Bora na po na siyang bata, boss. Mga bata, galam-lamag, story, boss. Anak, bitaw. Boss, ikaw lang kuhan ka ng dagan kwarta, di po na tinood. Dagan chicks, di po na tinood. Kaya ako, loyal, kay kayo sa uyang. Akong one and only commander, kaya na, boss. Basin ikaw ang pasubot siguro, boss, di ba? Basin ikaw yung pasubot na to, boss. Tara mo, sa balay gani. Chicks. Grabe. Shout out sa atong TD diya, boss Rebo. Boss Reb. Boss, nakakailan ka na, boss, ha? Boss, ha? Yung gagasweto na kagbisaya, boss. Great news, boss, ha? Basin mo toon niya itong mga viewers diri, boss. Boss, basin mo toon mo diya. Di na tinood, mga guys, ha? Di na tinood, guys. Kana nung guwapo, kana noon. Guwapo, di give me mabalibag yan. Okay. Oo. Oh. And of course, di ba partner ang mo type of exclamation notify diya sa atong comment section mga guwapo. Okay, dog. Ang kanang mag-comment ng exclamation notify. Ngunit mga tinood ng guwapo. Tinood kita mga guwapo, boss. Pare yan nang uy, yo, nagagaling ang comment gani boss, oh, Alex Sarmiento. Gawa guwapo gini boss. Guwapo gini boss. Ba wag isa na palibag pag dong ganya to na exclamation notify, guwapo gini. So ang SMG karon destroying the barracks dere sa top lane karon sa side sa Talon, and Talon karon do anything, kinatanaron nila ilang tower nga maguba and naguba na jud. Oh, that was a free rocks, huh? Free rocks to sa side sa SMG.
Dabi nga ka. Ay, nagit sila boss, napaghatag og chicks babe. Uy, boss, wala gi may chicks boss. Basin si boss Melo. Boss grabe, Melo. Grabe si good vibes rin. Daghan kayo. Gwapo kayo. Oh, basin kuwan siguro boss. Basin kuwan siguro boss. Si boss Melo siguro daghan chicks siguro ani. Di yeah, kasi, pumatar boss. Kaya ako boss, isa rin itong chicks boss. Kuha rin ang commander boss. Di, manggalit agalaag boss. Niya. Ako pa yun yung pasaginlan, yun ay chicks. Ano si boss Aaron na naabot naman tayo uyab-uyab na kami mga ni single lost tech pa dyan. Ay boss, ay don't lose hope boss, don't lose hope boss. Masing ani boss, mga patanoon pata. Patanoon pata boss. Naku tayo kuwan, makakuha lagi ka na boss. I believe. Oh, ano si boss Brian Drain, step up yun ang duwadress SMG. Yes boss, step up yun lang. Actually, to be honest, yeah, to be honest. Kay, if you compare sa mga series, sa first week pa lang dahil sa mga series, ginadominate gin nila. They do simple dots. Pero karon natalon na they were trying to punish pa lang dahil sa drafting, di ba? Uy, ilogo na tong Morphling. Let's ban this, let's ban that. Let's give them na dili sila makapick og TB with our drafts, di ba? Oh. Pero karon na even though they're trying to kite out SMG gyapon, SMG nakalimot just lang na yung man players. Oh, naka-step up gyapon. Sa kanabitong, uy, they're trying to punish us. Ay, sige, let's try to change our pace, di ba? Nakalimot ang talon nga, uy, 5 versus 5 man din yung Dota, guys. Dili ra man din si SMG atong kalaban dere. So grabe kay si Mundre on his kungka karon na napakita from the initiation sa yung ginahimo sa yung mga X marks hex onto the torrents. Grabe SMG murag on sa dere suporta dere sa burst damage, and of course Afo pod finding the right targets yung Archeka, especially the Morphling diba gina-prioritize kanya Morphling. Uy, pero Colostone gina-tagger in na, pero wait up midway able to get that clip nila nagtakpan si Kyo dere gina-right click ta ikaw ha kaya igit si Sandy. Okay, ikit si Sandy Cheeks. Balik na sa bikini bottom. Para naman ka, there is mga 3 lines boss. Naman ka sa bikini bottom, mga dapat boss. Wala, wag ko ka. Boss, karami ko kabalo boss ba nga? Muna yung full name ni Sandy Cheeks. Lay, ragyan din na yung mga Cartoon Network. Ay! Kaya mga ABCBN ang tar ha? Nickelodeon yun man ha, boss? Channel 21 na sa una. Ay! Oy, pero nasa din boss, gising po. Ginapanis din po. Okay, nag-gising din. Igit! Gikan kang savage, nakaigit boss, my god, sakita. Dili to ethereal? Adi gito ethereal boss, adaptive lang gito. My god, pero si BR, nakabalos mode. Buto. Pero wala, nakulong sa diri. Winit na BKB. One on one. Yes, a life steal, pero is able to get kill. Alin, ayaw puno. Pero ay si DR, is able to be away, pero ano nakita ang tos po? Ay, dili, patay din. Patay si Mikoto, ha? Patay si Tia, my god. Nakatakas pang bullshit. Oh, pero jab series. Jab series. Get his mid one card. Oh, this proud tan tapitaw. Uy, pero marang makatakas ang damangan niya. Marang nakita sa tag-iya sa balibitan. Uy, night damang diri. Kailang vision. Uy, narapos ki Fisher ako ito. Pero Jabs, ka-okay-okay rin diri. Grabe, dagan ko Jabs. Of-wasted Jabs. Nay-glipner. Nay-glipner. Para nara, gina-retrick ka na. Ikaw ang ina-aspira ang damang ha. Uy, pero grabe si DR ito ha. I thought he was gonna live ha. He was gonna live. Pero gina-retrick ang ditiwasan ka diri. So, 1-on-1 sila dito sa on so. Monkey King sa Gedli. Wow, good boss. Ano pero yung boss Eman, di na lang ta mag-chicks, mag-dota na lang. Ah, grabe boss ka na boss. Mag-dota na lang ta boss. Mag-pound na lang tag-rank na rin boss. Ipada ako ang tag-rank. Nang gamang ko eh, gisulod sa boss pura. Wala, gihimo na kuhan. Gipang ready na para kuhan. Masa ito nga nang kuhan na rin boss ka na sa mga damang-damang ganyan boss ka na. Ga-participate. Gapas. Oo, gana boss. Uy, pero sa boss. Look at the replay ganyan boss. Look at the replay kang moon. Pero wala naman ang mga bullshit na kilid oh. Tara na din si mid one saka. O tara niyo, abi na ko buhi si CDA ta gani boss, tara gani boss. So, diba, itago siya kadali. Tipi siya karon. Ay bro, to di pagito. Na burst ni on sani, Jobs ki pogos ni Jobs dapat to. Pero nakalimot sila nga, doon ka carry din sa SMG, mid one o go. Mid one, o si Kwan DI. Sakto na, item ni mid one. O, sakto, gyapon boss sa DI na nagdiretso sa first item ma LD ay kinakingugit sa nang uy di sa kumagsa kay mura kailangan og tabang si CDR magpa-carry ani. So the level of communication ba grabe ano sila mura si CDR lagi lang ginatira karon na sa drop sige mid one pag secondary carry dari kay feel ako gusto na lataan si CDR dari, and that's what's happening right now sa yung Nature's Prophet. Pero uy talon diri gandam na sila sa ilang vision guys, pero uy mura around diri atong tima nakpansikyo. Bang! Oh, G-side pa bitaw! Kuha na G-second skill na, patay si Sandy Cheeks! Grabe, yung mga Cartoon Network. Uy! Sana boss, all! Boss, Nickelodeon yun, lagi na, boss! Kamu mo sa mga viewers, yeah, boss, ano siya nadakuan? Ah, nadakuan? Cartoon Network? Or ka ng mga ABS-CBN GMA lang, Channel 21?
Oy, Savage. So this is a good time for SMG to take another set of rocks. Grabe, di ko kapalag ang team ha. Talon dre since the start of the game until now wala gi palag na itabo dre ang Talon. Na yung mga hapit ganya pero wala gi apon na capitalize gamon sa SMG ang ilang labaw. SMG with 36,000 network advantage over Talon right now. And grabe kay katambok pati ilang support na ni Dagger Hex ang Rubik guys. Boss, ang ganang 36k, boss. Daga nag-opening ano, boss. Maka-down nung kukusakyanan, boss. Pero Aizan, dere, boss. Kikisight off by sa pod. Again, si Jabs na attack parasad with the go-ship connected Jabs. Na-pop shot 5, pero di siya madala. Buyback ko ni si Jabs. Ay, si 23. Buyback ko ni. Next. Buyback siya, dere. Nag-garag. Yung himo siya, baboy, dere, boss. Pero Aizan, kay 2 people dead on the side of Kuan SMG. Kaya patay raman si CDR, dere, boss. So mid one is all alone here. Gina right-click damage na, dere. Onto Kuan. Onto Savage. Pero may satanic. May satanic. He's trying to get a right clicks dire. Pero Aegis kaya pon siya. Oh, has the Aegis. Pero sige lang mag hinahinay lang siya. Distansya lang. Sakay. Wala ramba si CDR. Present out. One upset pa yung partner. Pero na buyback na to si 22 Savage right now. If mamatay pa ni si 22 Savage onto the next fight. Medyo delikado na dire ang Talon guys. And this could be a potential double gista. Uy, pero ano tong viewers po sana. Damang di ang tawag. Kay sa ila daw. Kaka. Kaka or kaka? Kaka may tawag ana. Pero alam po si Boss Good, ah, sakto si Boss Good Vibes. Eh, depende sa lugar. Kaya there is someone magit ang tawag na mo kay Damang. Diba? Imo Boss Melo, diba Damang yapon? Spider-Man. Wow, wow, grabe! Grabe, kaganto na ako kertulit mo kay ikaw. Mano yung kuwana na Boss, Spider-Man ni mo, Boss. Huwag kayo makapildi sa superhero, Boss. My God! Kaya sa dere boss kayo, nakatagas, maligyan po nila din sa pita. X-Mark, kaya panahon to. Patay, ipabalik. Will pita, pero Moon, will pita kaya natong damage here, pero able to get the poker skill, pero tayo isang escape, wala, wala yung buyback si Moon. Complainer, ne? Pista. Moro pa rin carry, boss. Moro yung carry ang ilang Nature's Prophet. Umana siya sa iyang Swift Blink karon so, interesado yun siya mato sa backlines karon sa limit 1, guys, no? Nakiyong kasi si good vibes, man. Wow, social na Spider-Man. Grabe, papi, limos mga postahan na ba? Daw, kinapirme mo. Grabe, okay, this barbecue stick ni Spider-Man, oh, atay, gipanumbag ang mga damang, oy. Napay-uyab. ay, napay-uyab. Si Mary Jane. Gwen Stacy. Ay, why, lay, hindi mo mga type, limos bang, mga blandis, hindi mo mga type, limos bang? Brandy is, pero dari ang Talon job, ay ang Talon job, ang Talon dari guys, on the verge of calling the GG's karon. Morphling wala na yung buyback and I don't think na yung buyback karon. Ah, wala yung buyback ang team Talon karon, so mapildi karon sila on one team fight. This one team fight potential end gamer. Sila pag-iba, wala. So mara, saktuhan na rin karon and Talon right now partner, 5 months mo muna ni ilang last resort na karoon sa Talon. This is a do or die na good boss. Mm-hmm. Pero alam po si Boss Brian, na-arrest din may tawag sila kay Boss Kamori. Sa inyo nga ang Discovery Channel boss, amo kayo to network mo kay Discovery Channel man. Boy shit, baka yan ang mga red skin. Uy! Ayaw pa suya. Anak rata sa mga pobreng Omol. Oh, mawgit po sa mga simple living na pita diri dapita, di ba? Sus, mga social bagay ni. Pero ay sa boss kay, ang team Talon, ang ilang pag-smoke diri boss kay murag, lahi manarutay lang giagian. So, they're just gonna decide to take back their jungle na lang para more space to breathe kay. Kung buti mo na boss, 42 minutes onto the game, they lost to their set of frags diri stop lane. So, kailangan nila og space pag diri to breathe. Kaya aman sila mag-forman ni boss. Pagtambay lugar diri sa balay na lang lugar, so, kailangan sila magkuhan din to occupy back again their jungle kay. Pero ang problema lang din karon kikibabaan na sa dala ko ni boss, ambot nga nun eh, ang team SMG with their 4-month smoke, they are gonna reclaim again. Yung siya na, uy, kasi ingon na inyo na, amuan, uy, ayaw mo pag-trespass, no trespassing din na pita. Trespassers will be shot.
diba? Tagbo na sila, guys. Pero isa din mas ganasakta na po si Oli. The untying will be there with no bypack. Pero isa na si Pan! Si Mikoto, diri! Gidagger! Gipisyo! Isa ka skill din sa Toti, pero si Jabs. Cancel ni, guys. Ipinasan din sa agoy. Si DR, wakit sa kasapon, diri. My God. So remember what you said kanina, boss. Walay buybacks as a side of Talon Esports. So that's two-man dead. Mikoto will be alive brood for the lang next... na. Oh, brood na lang. 1 minute pa mabuhi pa si Kuan, si Mikoto. So magtamang FB lang sa, di ba? Kung sila himuon ka rin, I think magtanaon na lang sila karon nga mag-ubay lang ba? So they should do something like this right now. Uy, nag-throw si Midwan! Oh, pero naibaybag si Midwan? Uy, nga. Naunsa to, uy. Naunsa mo to, boss? Mura gauna-una naman si Midwan, boss. Hindi kumpiyansa na kayo sa iyang unsa. Habi niya, tanki na kayo sa iyang satani. Pero guwapo to na kill, guwapo to na kill. They were able to get a kill onto their top, pinaka-top network nila, which is si Kwan, si Midwan. And of course, makatag og time sa kaning nangamatay nila nga members, no? Nga, may gali, napatay na mo si Midwan, no? Di na mo ka-push, ay di sa, magdodoha na mag-push ka ron. Kay, parayar mo to, 4 versus 4. Unsa naman to si Midwan na to, eh. Pila ko, nagpusta na si Midwan sa Talon, ay. Basta na sana, bebe, wag mo try ko, kuhan, be ka ng, kuhan, papagpatay ko din kaya kong parli ba? No. Pila ko, nagpusta na si Talon, dako nang igaw si Midwan, guys. So, na DD, diri ka rin siya yun siya, CDR, naka-store sa battle, sa pwede niya magamit anytime, ay ang double damage rin sa iyang Monkey King karon ng murag. Siyempre, musukol yung SMG karon sa Talon, oh, bahala 5 versus 4 nit. Actually, makaya niya because the Nature's Prophet could just easily TP. Could just easily TP in naman. Pero guns na sa the guns run, nasakpan ang doon din. Nagbita sa Jungle. Pero nice link yung sa Rubik, able to save himself. So, Moon yung nakalinga sa git sa Kwan. Bayan sa Rubik in the Shards Gate. Bayan ka nang ilis. Pero Aiza si Moon. Able spot onto Jabs. Hasa yung Jungle with the follow-up with the Shard of the Air Shaker. Pero Aiza na turret will be connected onto Jabs. Pero Aiza, boss, isa tamo connect ka na, boss, kay Mintras Delay. May na to yung pabayipag si Kwan, si Bidwan. Mga Kwan na naman na, boss. Karahapit mo na sa 10 seconds ang antos lang. Speaking of alingasa ang Rubik, nakuha na mo siya sa iyang level 20 nga talent ko itong telekinesis nga distance nga layo kayo. Ah, hindi na shard? Hindi, I mean, shard gapon pero ang distance, ang kalayo sa labay ba? Ang shard kayo mo, ramantay malift yung mga kauban. Tingnan lang. Ang 20 talent pangod sa Rubik kayo, minus 5 seconds fade boot cooldown or itong distance. So, mamutingi ko, layo kayo no. Layo kay bay mura ra matog dagger mo tog dagger kalayuan boss grabe ba pero Russian will be spawning in 1 minute and 30 seconds ko so medyo magulat-hulat pa dang SMD boss pero medyo intrigued pud ko ani boss bakit gani hari kining 27 viewers na to boss ba duda ko nagbet ni sila ba amo mo nagbet ani guys kay murag intense kining laban murag wala mo ka mo nag wala ka mo nagbet sa inyong mga unsa guys yung mga appliances diya mga balay kay kaya katong game 1, kaya gapang pustag balay, gapang pustag. Kurente. Bayad sa kurente. Unsa naman eh. Pero uy, kita ka sa geek yung nga item ni 23. He's going for the Divine Rapier na ang atong game niya. Actually, this is that's a good item. Kay 23 Savage, makaya man niya away. Ang, if you notice, ang tanong mga team fights, when they're fighting against the Morphling, dude, it takes time to kill the Morphling, diba? How much more mag-unit sa Divine? So imagine niya that much space and how much damage na in that time given by 30 Savage to give enough damage, diba? Pangalas siya sa'yo, napasimbo ko kwan. Going for Divine niya. Gamay na lang ni nga Ulbo sa Morphling. We will see a Divine Rapier karon sa itong Morphling, guys. And let's see kung makasukol ba siya. Kaya ganiya, kaya man naman naman sa Monkey, no? Medyo siya rin ito isa. Pero isa din boss kay Morga tapok tarbaw sa isa sa Talon Esports diretso lang jungle kay Morag ilang pag predict si Ra dito ay 20 seconds lang Russian. Uy oy natabuan si Apo. Nipos si Ra ay Apo pero isa oh na si Mega Rubik able to get a save onto Apo pero go si pula kita natin onto anybody. So tamang distansya lang sa taga isa kay Morag hadlok lagi ni. So we are seeing na everybody's playing onto their high ground sa nga. So ada kay Nero siya, Nero siya boss. Oh, Nero siya, Nero siya. Dakingo si Kuan, dakingo si Bigo na. Pat si Sara Dere, kay Mura Kuan, Mura Gansi na tayo dapita. Pero yawa, apit na dere ha ang Divine Reaper nga feel ako ginahulat din yung tanan. Divine Reaper sa Morphling medyo hapit-hapit na gid guys. Pila dala ni ka gold 1k na lang ata ka pin ni sa Morphling. Makuha na si Divine Reaper pero Roshan is up na para sa ila ha. Whoop! Dara si Jabs boss! Gipisher! Ginsan to the middle of the shark pag yun. Mid one, even get a right click. Jabs has the buyback pero layo yung binaklayan ni boss. Ay, pwede siya mag-TP sa shrine. May buyback si Jabs. Available kay Jabs ha. Oh, available.
Nay nako tala boss na kuan kanusa daw sunod dula daw ni Yoi, which is tomorrow, di ba boss? That's Army Genius versus tomorrow, Friday pa, Friday. Ay tomorrow, sorry. Friday. My bad, my bad. Ah, March 24 ang sunod dula ni Yoi boss per series nila ala. 1 PM gyapon ta mag-start drive boys. May intrigue sa kang Yoi boss, but tungod sa patay dra kahapon boss, bakit na hype ta kahapon? Grabe itong patay ni Yoi kahapon boss, wow. Kahapon atong Monday tingali. Gibet rin pa mao paniuto maagi. Pero the divine rapier is finished rin para sa atong warpling guys. Kani the moment of truth. Oh. The moment of truth isa guys. The moment of truth. Let's palitan see. Na gid rin sa atong. Let's see makaya ba. Loko. Guys. Karagi so, guys. The moment of truth. Warping ako boss kay ko ganan mo boss mo pusta kito pamahog paniuto boss kay ana gid sa boss good vibes na. Ang gibet gipos na niya pamahog ko an. Pamawag pa ni Unto. Ako, di ko na boss gano'n. Kabalubi ka na ako, boss. Food lover. Bigo, boss. Mahal na ng kwarta niya. Ayon ng pagkaon. Kailang ibig magkuhan mga pagkaon diri dool sa CDO, boss. Ay, dirita kayo eh. Bisaya, Paul. Pero ilang kalaban ba first series sa Friday, boss, ha? Kay Polaris. Paul Bisaya. Tanan, line up. Galagi. Asa pa naman supporta na, guys. Pero isa dirin. Smoke dirin ang SMG, guys. Ang pungutan na kisa masapon kasi Savage nag-una pa nakita ang lumi ko to pero simpuloson has to live is able patilawa sa Divine B pero isa si Tony Savage kis proud nila ipunta kita kayo pero agoy nag-dive in si Moon nagkuhan ba nila ito ba i-hex nila sa BKB pero nagkasunod na hex si Savage nila malawak kalimak si Savage Savage although the Divine is dropped natagpan ni Monkey King CTR has to walay buyback si Savage Park walay buyback wala pa siya ka nakahapak boss wala pa siya nakahapak sa Divine boss namatay na si Red sa Savage boss my god this is Disastrous for Suicide sa Talon Esports mga guys my god duwa rasa nakahit yun na sprout po siya my god my god hinlock kita ni boss duwa rakaan wala na tayo natayad to eh wala pagit ganis siya nakahapak pa ni boss natagal ng Divine my god nakahapak siya ikaduwa kay Moon. Pero maura po ito. Maura po ito! Maura po ito, sakit boss! Sakit na kayo, sakit na kayo. The Divine God will be taken by CDR right now with the Aegis pag yun. Araray. Aray, boss! Naka-refresher pag ito ko si Mituan, boss. Naka-aganims pag yun! Root pocket mo, one night akasa yun eh, boss! My God! Mituan na rin karoon ginahunting si Jabs. Ay, harap si Boss Steve na ating Gordon yung sabi, si Ceron na siya nangangin. Si Ceron siya nahanginan pati ah. Paniyoton lang napili niya, okay, this is good vibes. Nahupas ang Divine. Nahupas ang Kwan. Nahupas ang Divine. Pero dari CDR. Madef, mabakay na tanong na ito, madef pa niya sa Talon, guys, ha? Lagi, because they need to wait for 40 seconds para silang carry, makarespond. Oh, wala buyback na rin si Savage. Oh, wala rin buyback na rin. Actually, I don't know if doable ni Bossa, pero I think they need the Morphling. Because so far, ang Morphling na makatank in tanan. Pero ayos na rin po sa clip niya, in the dagger, in the fisher na hasa, in some totem, in a boundless strike, will be connected auto jumps. Pero ayos na matay. Naka-guardian gives na gyapon, buhay na gyapon ni ay, pero ayos na mid-one, trabaho ra. Mid-one, ito kita right click, onto the tower, onto the gun, the rocks diri. Onto the kuwan, range clip sa lang to, ay range ta, on the range, pero ayos na si Mikoto, gilip na si Mikoto. Si Mikoto, na yung buyback. Has to buyback, pero ayos na rin po kay si Q diri, gitakpa na sa diri, pero namatay diri sa hukong kaban. Pero Moon and the rest of SKG, gawas mga buyback guys onto the rocks na they're getting the right click onto Oli. Oli with a soul rip able to survive for himself lang gina soul rip yan kagalingan pero CDR taking a lot of damage and then Nimbus will be connected onto Kuan. Uy, si mid one nice save by the Rubik nice save by the Rubik alam takas at Divine current storm is trying to kite all to Kuan to Talon pero isa CDR will be done and then slamat yama by Afu connected onto 4 ang buyback patanan rebound pero Oli taking a lot of damage here pero isa si Moon Dangkuan and San Totem and the Fisher able to get a kill onto Oli 2-3 people dead on the side of Talon Esports Abby Nino wala na buyback tanan ng Talon GG na rin guys wala buyback tanan guys they call it a GG Mikoto they call it Talon Esports they're gonna give this game 1-0 to SMG grabe my god what a game what a fight Moni boss Mongin na yung most awaited na to boss ang Talon ng SMG and we have promised our viewers boss gi-promise na to sila na init kinaaway oh, pero simple. bisag ba boss na gansi gito kills ang Talon na they are still showing up a good fight if you see ilang last fight pa lang daan they were able to drop CDR pero sadly lang na yung mga buybacks naka follow up sila diretso pero grabe we're seeing some tremendous fights on both teams. So nice props gyapon para sa Talon dito kay nag-hold on gyapon okay, sila ato okay, yeah. Even though nga
All the way, grabe ang network advantage sa unsa to sa SMG all the way throughout the game. So prop 7 para sa Talon for holding up the game. Nag-divine pagod sila para lang no makasukol sila, pero nonetheless, wag pa sila nakasukol and SMG still prevailed sa ilahang game 1 karon. Pero guys, balik pa mi sa game 2 an napatay game 2 sa best of 3 match sa Talon versus. Kanang mga viewers diya, mga 20 to 30 viewers diya, we will be right back in just a few minutes lang kay nag water break po ng players, water break po may mga casters lang po. So stay tuned lang mo diya. Ay lang hawalan lang just relax lang mga guys. Snacks sa lang guys. Oh. Kita sa mga snacks diya or basin sa na guys, sobra snacks diya. Basin i-grab lang ba? Ipadala lang sa mga ba kay. Kay kamo kablo bi min mga rich kids demo diya guys kay kon basin buhinas kay mo yung mga pustahan ay diya. All right. So again, balik kami guys ha. See you in a few minutes guys. Peace out.